Welcome to Bali! Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our second day here in Bali, Indonesia. And for today's video, pupunta tayo ng The Edge. It's a 1-hour drive from here sa Lijian. And maganda yon kasi it's one of the Instagrammable spots dito. It's like a beach resort na mag-e-entrance ka. Tapos meron silang isang parang infinity pool na may view ng dagat and bundok na kapag nag-picture ka ang ganda-ganda. So yun yung itinerary natin. Nag-book si Merz via Klook ng activity na yon. And hindi ko alam kung ang sasakyan natin. Baka mag-grab or gojek lang tayo papunta doon. So I'm with Kaz Vanessa. Hi. Morning! Ayan! Pinaghandaan ng The Edge! Grabe! I'm on The Edge! The outfit! 10:30 na ng umaga ngayon, as I've shared in the previous vlog. 10 a.m. ang call time namin para makatulog naman kasi alas 4 or 4:30 na yata kami nakatulog kanina dahil madaling araw na tayo dumating. So yan ang itinerary natin today, The Edge lang, as in super chill lang. I know maikli lang ang time natin dito sa Bali pero hindi talaga kami nagsiksik, liglig at tumaapaw na itinerary. Gone are the days na back-to-back-to-back ang itinerary natin, no? Ngayon, parang ang sarap nung chill lang, ganun. So, ang ini-schedule lang natin is yung The Edge. 2 p.m. ang schedule natin doon hanggang 6, 2 to 6. Tapos, after nun, balik lang tayo dito, then let's explore the area. Yun lang ang itinerary natin for today. So, for now, breakfast muna tayo sa labas. Actually, mag-early lunch. Oo, parang brunch na yung gagawin kasi nga magtatanghali na. That's it. Our outfit for today is white. Gas Vanessa, ayan, pinaghandaan niya talaga. Binili talaga niya yan bago itong trip na to. Hinabol niya talaga. From Marinduque to SM Grand. Oo, from Marinduque to SM. Ayan, binili. Hinihintay lang natin si Lamers. Tapos, labas na tayo. Naka-final ayos na ako, fam. So, sinuot ko lang yung polo ko na pinang-Christmas party natin. Ang ganda talaga niya, no? Anyway, additional info lang sa The Edge Bali. It's located pala in Uluwatu. So, Southern Bali siya. It's a villa resort in Southern Bali that will allow you to immerse yourself in the best that Indonesia has to offer. Their team of highly trained butlers are available 24 hours a day and will take care of you throughout your stay. While their spacious villas, spectacular sky pool, and modern facilities will leave you speechless. So yun yung sinasabi ko kanina, yung sky pool nila, tapos may view ng malaking dagat and bundok, ganun. So day tour lang naman tayo sa The Edge, pero pwedeng magstay din doon. Pero tayo, day tour lang tayo, fam. Ito yung picture niya, oh. Ganito siya. Na-excite si Kas Vanessa. Sabi, ay! I'm excited. So, kontakin na natin si Merz. May mga dala tayong pan-swimming. Bibili daw si Kas Vanessa ng bag. Tote bag, yeah. Or eco bag. Remembrance na rin niya dito sa Bali. Oo nga. Dami budget yun. Oo, diba? Di okay lang yun kasi gagamitin mo rin naman. Tapos, it's something you can use pagbalik mo ng Pinas. Oo. Tapos, remembrance na rin, diba? Yeah. Alam nyo, fam, nabudol siya kanina. Bumili siya ng suklay. Alam nyo kung magkano siningil sa kanya? 150,000 Indonesian rupiah. Magkano yung 150? 600 pesos, fam. Tinawaran daw siya, 100 na lang daw. Bumigay naman siya. So, ayun, ang binayad niya, almost 400 pesos for a suklay. Nabudol si Cass, grabe. For the birthday. Ang aga kasi niya lumabas habang kami itulog pa, nag-ikot-ikot siya dun sa labas. So ayun, nabudol siya. Ito yung gamutama. Pakita natin yung suklay kung worth it ba yung ano. Ah, BT21 naman pala. Pero kahit na, 400 pesos for a suklay. Yan, mga na, bagay yan. Na hindi ko na prepare. Oo. So, ito yung downside. Yes, ang tali ng outfit. Kailangan ano, cords. Oh. Hala, ang ganda ng mga outfit natin. Dito na tayo sa lobby ng hotel. Ayan na sila, Merz. Nagtatanong sila kung saan masarap kumain kasi gusto natin kumain ng authentic na Balinese food na masarap. So usually, ang nakakaalam yan yung mga front desk, di ba? Ng mga hotels. Yeah, I'll talk sa inyo yung ground floor ng hotel. Ayan, nagtatanong sila. Ganito yung tsura ng hotel sa umaga. Ang ganda, ang daming mga dahon.
Tapos ito yung breakfast area. Ano natin? Uy, ang ganda! Nice, diba? Ito pala yung labas natin, fam. Nagbukas na yung mga tindahan na salado kagabi. O, ang ganda pala yan sa umaga, diba? Sa gabi, hindi natin appreciate kasi nga, salado na lahat, tas ang dilim. Pero sa umaga, ayan, ang ganda. Although it's kinda hot today, mainit. Maglalakad daw tayo ng 15 minutes dun sa kakainan. Tapos ang init, OMG. Wala bang ano, angkas. Bella Italia. Okay, part pa to nung hotel natin. Ito yung reception, nandito sila kasa loob. We're out and about! Yes! Start the road! Wow. Happy, happy. Nakakatawa start to roam. Let's roam around Bali, Indonesia. Are you excited to explore Bali? Yes, and to meet Afam. Wow! Hahanap natin ang Afam si Cass Vanessa. Yun ang assignment natin for today. Quicksilver, oh. Kasi diba, swimming dito. Beach. Gano. Ang dami ng mga tindahan dito. Tapos restaurant. Wow, ang ganda naman ng area natin. No? Ang daming ganap. House of Ink, so that's tattoo shop. Ayan, bumibili tayo ng fan. 70,000 Indonesian rupiah. Can we try it for the charger? Yeah, try. Okay, it's charging. Most strong. Okay. 100. This little one, this little one. It's 250. Okay, 350. Yeah, buhay bilis si Cass lang tot. Umahal for, ano ha, 200. So that's about 800 pesos. No, mahal. Yeah, buhay bilis na si Cass. Tinulungan namin tumawad. Ang panlumbag ha, magkano binili? 250. So that's 1,000 pesos. Tapos sinasabi ko 100, sabi ko, no, make it 100. Ayaw bigay ng 100, sabi ko, alis na tayo. Sabi ni Cass, okay, we look other store. Sabi, okay, make it 150, binigay 150. Sabi ko, no, 100. Masasaktan. Ang strict tumawad eh, no? No, 100. Tapos ayaw talaga. Sabi ko, okay, let's leave. Meme, binigay na 100. O sige. Pero yung 100, mahal pa rin siya for a tote bag. Yes, parang 400 pesos, thank you. No? Tapat niya, 50 lang eh. Di ba? But yeah, we're in Bali. So okay na yan, Cass. Turista ka naman sa Bali. Pakita natin yung bag mo. Yung sa, for 100 pesos. Okay na, remembrance mo na rin yan dito sa Bali. May temple na dito, oh, ang ganda. Ito naman ang maganda dito pag nagdakad-dakad ka. Ang daming mga temple na pwede ka mag-picture na. Nahanap natin yung kakainan natin. Gilora, 3 sack tea. Ang init, nahulas yung nahulas yung pagpapafresh natin kanina. Parang ang init dito sa Bali. Naglalakad pa rin tayo, malapit na lang tayo dun sa kakainan natin. Tapos mga hikaw. Uy, ang bango, naamoy ko na. Dito ba tayo kakain? Bobby cooling. Yay! Ang laki ng pork. Yung kakainan natin is like a simple kainan dito. Pero nirecommend siya nung front desk officer. So we're gonna eat Bobby cooling. So pork siya. Nakita nyo naman yung lechon sa labas. Ang laki, diba? Wow, may pasuk. Beef nga daw yung soup. Oo, so it's like a beef soup. Let's try. Medyo madumi yung nalagyan. Well, I'm just giving honest feedback. Pero, ganito din naman sa atin. Choose pa ba tayo? Sa karinderiya? O, sa bagay? Okay na yan. Daba na yan. Wow! Thank you. Yeah. Thank you. Pinunasan mo na, Alice. Si Boris medyo na-uusi kasi yung lalagyanan nila ng utensils. Ano, baka ganun talaga dito, Mars. You have to adapt. Yeah, that's why we're making it. Uy, ang ganda pala ng presentation itong Bobby Gooding. Tingnan nyo pa, oh. May balat pa ng lechon. Grabe ang brunch natin, winner. Okay, fam, it's time to eat. Let's try muna itong steak nila. Ha? Isang pork barbecue. Ham, ham!
Manghang pa, masarap. Sarap ng lechon. Parang coffee. Ito hindi maangin. Lechon. Yung pa naman yung lechon. Pero yeah, masarap. It's good. Saka ba naman makakita lechon for breakfast? And this is only 60,000 rupiah. So that's, magkano? 200 pesos. Wow, mo. Nakalechon ka na dito sa Bali, no? Okay, final verdict. Disclaimer lang, this is just based on our own opinion. Again, iba't iba tayo ng preferences. Maaring masarap sa akin, pero hindi masarap sa inyo. Or baliktad naman, maaring hindi masarap sa akin, pero natry nyo na dito and nasarapan kayo. Again, based lang ito sa personal experience namin. For me, the food is sucks lang. Kasi ako, mahilig ako sa maiinit na food. Gusto ko yung pagkinain, papapasok-pasok yung dila ko gano'n. Serve sa amin, medyo hindi na mainit talaga yung food. Kasi walang mainit. Tapos, the lechon is sucks lang din. Kasi, oh, tas ang anghang pa. Kasi ako masyadong maano sa maanghang, lalo pag breakfast. Tapos, yung lechon kasi nakakakain tayo ng masarap na lechon sa Cebu, di ba? So, for me, it's just sucks lang. The pork dito, yung nakaano, is medyo matigas, yung satay. Yeah. Oh, ikaw, Cass, what can you say? Ito ang nagustuhan ko. Really? Satay? Kayo, ma'am? Sa akin, sauce lang ito. Dahil, masyadong chicken. How are you? Templada. Ako din. Satay din? Oo. Kasi nga lang malamig. Lubos ko lang yung kanin. Malamig? Oo. Oh, fam ha, we're just giving our honest opinion. And, hindi lang talaga tayo satay sa And magkakaiba naman talaga tayo ng preference. Although, pag tinignan mo siya sa Google, talagang sikat siya. So, marami siguro ng masasarapan. Sulit siya. Tama. Sabihin niyo, 200 pesos, ganito na karami. Sa akin lang talaga, gusto ko mainit. Siguro kung mainit lahat to, mas nagustuhan ko siya. So, apparently, fam, sikat pa na talaga tong restaurant na to. It's called Babi Guling Gianyar. Ang Babi Guling ay, search natin. One of the famous cultural dishes known in Bali. Spit roast pig. The pig is stuffed with beef genep and slow roasted on an open fire until the skin is crispy and the meat is soaking in. So ano siya, parang lechon na sa atin. Pero ang gamit nila, suckling pig. Balinese suckling pig. Tapos yung sinurve sa amin, lechon nga siya. Tapos parang may mga herbs sa loob na manghang. Tapos meron ding stick na ganito. Yung stick is satay. Pork din, satay, pork satay. Tapos merong mga fried na pork din. So pork, everything's pork. Tapos may chicharon pa na pork. Tapos may pork sausage. O pa, basta puro pork siya. Masarap, it's good. Nakakalusaw yung init dito pa. Feeling beautiful kami kanina sa hotel. Ba't ngayon, ano nangyari? Nalusaw kami. Yung isa sa mga big bosses namin, nandito si Ma'am Lori. Ma'am Lori, hi! Nandito din sila sa Bali, kachat ko nga siya. Sabi niya, napaka-init daw. And okay daw yung activity natin ngayon kasi swimming, kasi ang init daw talaga. Nagtutour sila ngayon eh, nag-book siya sa club and use my code. O, diba? Ginamit niya yung code, naka-discount siya. Fam, gusto ko mag-book kayo sa club, use my code JMBadKisha to get discount. So, babayad na kami. Overall, it's a good thing to try the authentic Balinese food. Again, it's very sulit for around 200 pesos. Ang dami ng serving. Kung gusto niyo ng busugan na meal, pwede kayo kumain dito. But the food, again, for me, sucks lang. Pero kung mainit lahat, super okay siya. Now, we're gonna go to the edge na. It's currently 12 noon na dito sa Bali. And it will take us an hour to go there. So, magbubuk lang tayo ng Grab. 2 PM pa naman ang schedule natin. So, sakto lang tayo. Magkano'ng bill natin dito? 280,000 Indonesian rupiah. Sinacharge namin siya kay Kaz Vanessa yung sa common fund natin para hindi na tayo every kain magbibigay, di ba? So, yeah. Ang order din pa lang ng coffee. Okay, nakalabas na tayo, fam. And ang bilis nakabuk na agad si Ariel ng Grab. Ang sasakyan natin ay limited. Adai Hatsu. Okay. Kasi umiinit na yung masyado yung kaya.
Narinig niyo ba yung chika nila doon sa likod? Basa na nga yung kinikili nila pa. Nalusaw talaga kami sa labas. Ang init, grabe. Anyway, nakasakay na tayo. Ang ganda ng sinakyan natin, it's a Daihatsu car dito sa Bali. And nabook natin ito via Grab. And ang pamasahe ay 294,000 Indonesian rupiah. That's around 1,000 pesos. Since apat kami, maghati-hati kami. Tagto 250 pesos per way. Pwede na, di ba? Tapos, isang oras ang babayihin natin mula dito sa Lijan, papunta sa Uluwat, sa DH. No? So excited! Ayan ang fam! Yes! Hello, hello, fam! Kamusta? Nalusaw kayo? Oo! Kala mo, lamig sa Pilipinas. Eh. Mm-hmm. Ang aarte nyo, ha? Punta lang sa bahay, jabar-jabar din tayo sa ano. Yeah, anyway, biyahin na muna tayo isang oras. Let's go. Ang family sinasabi si Cas. Ano sabi mo, Cas? Welcome to Lagos, Manila. In Maynila. Di ba? Para tayo sa Maynila. Lagos, Nila. No? Ang traffic. Ang dala nung traffic din pala dito sa Kuta, no? Fam, tignan niyo yung mall dito. Parang may touch of Bali din. Tea Galleria. Galing, no? May Uniqlo, H&M. Ang traffic dito, grabe. Buwa, biyahe pa rin tayo, fam. Kinukwento ko sa kanila. Sabi ko kay Merz, panoorin niya yung Eat, Pray, Love kay ni Julia Roberts. Kasi si Cas Valenza, napanood daw niya. Kinukwento ko kay Merz, ang ganda ng movie na yun kasi dito yun sinuot sa Bali. So, si Julia Roberts, parang na-burn out siya sa daily life niya sa Amerika. Tapos, Amerika ba yun or Europe? Basta, na-burn out siya sa US. Tapos, kasi everyday work, ganyan. Gusto niyang makatakas naman sa daily life niya. And gusto niyang ma-relax, yung walang gawin, gano'n. Tapos, ayun, ang napili niyang destination is Bali. Kaya pumunta siya dito, may mga temple siyang pinuntahan. Nag-volunteer siya, ganyan, hanggang sa makahanap siya ng love life dito. Yun, anyway, magandang movie yun, panoorin niyo. Parang yung nakaraan, di ba, nung nagdanang Vietnam tayo sa Hoi An, may nirecord din akong movie nun. Ang title pala ng movie is A Tourist Guide to Love. Tama ba? O, A Tourist Guide to Love, yes. Kung napanood niyo yung Hoi An vlog natin, na may kinakwento akong movie dun. Yun naman. Dito naman sa Bali, Eat, Pray, Love. Panoorin niyo pa. Kay Julia Roberts. Panoorin mo yung Merz. Yes, I will. Suwarna Day Spa. Anong area na to? Jimbaran. Ah, Jimbaran. Okay. Jimbaran is like an area dito. Ayan na, umaakyat na tayo ng ano. Yeah, merong ano yung statue dito. Saan? Yeah, tingin ka lang sa left. I can't see. Saan? Oo, hindi ko nakikita. Wala, hindi ko makita. Wala, kayo lang nakakita. Uy, pag ganyan, balikan nyo daw. Hindi totoo nga. Uy, malamon. Hindi totoo. Uy, Jayco yan. Uy, Jayco ma ako. Uy, Jayco. Uy, hindi ako nagbibiro pag ganun. Pag may nakita kayong ano sa lugar. Balikan nyo daw. Sir, what statue mag-aalay you pass by? GWK. Meron talaga. Mag-aalay kayo. GWK? Pag nagpakita sa inyo. GWK. Garuda Winsu. Garuda Winsu, Kenkana. Cultural Park. Bakit hindi namin nakita? Sa inyo na nagpakita, Merz. Malapit na tayo, fam. Parang Siargao nga yung vibe dito. Like, kabi na ang mga restaurants. Ang daming mga afam na kumakain. Oo nga, no. Parang Siargao ang vibe. Paakyat pala tong ano, the edge. So, umakyat tayo ng bundok. Tapos, parang edge ng bundok yung pupuntahan natin.
Ay, sigurado kami mabubok tayong Grab dito pa uwi. Kasi parang dibdib na lugar siya, no? Maka hindi tayo makauwi nito mamaya. Okay lang, blessing in this guys, magstay tayo sa The Edge. Wow! Gusto din! Gusto din! Hello. We're going 180 swimming pool. Yes, swimming pool. You already have a booking. Okay. Pero pinapakita yung booking. Oh, 180. One moment please. Okay. Jalannya tidak bisa berpasar. Betul, tahu, tahu. Saya pernah nyuri sapi. Itu tolong nyuri memang sakit tai pak. Oh, satu menit dar. Excuse me. Kuya. Dua mobil ya, saya luncurkan ya. Yang pertama, kemana nih? Yang kedua, kita later. Grab. Quebec. I'm quite sure that here that you can book. Is it easy to book? Not easy here. Pulang not easy. How can we? What time can you leave? Six. Can you pick up us? Six. Wala. It's not easy daw, wala. Or we can just ask the agent. Ay, lumala pa ng Englishan si Gus. Maybe they have yung tanong. Contact. Sabi na eh, kasi parang liblib na lugar siya eh. So, mahirap pa tayo mag-grab dito. Just pa. Just try like this six, you know? Okay. I think, grab that thing. Maybe it's somewhere here. Ah, okay. Okay. Oh, let's try down. And also go check. Yep. Kung wala, magsistay tayo dito, fam. Alam mo, ganito pala yung The Edge. The Edge talaga ng bundok yung pumuntahan natin. Gusto natin to, di ba? Laban. Hala, hala. Wow. Ano, roller coaster? 180. Ah, yun, 180 nga tayo. Wow! I'm so excited! OMG! Outfit check! Outfit check! Grabe, ang ganda naman dito sa The H. What my friend said is beautiful. Wow! Few times. Okay. One person, yeah. One person, one group. Yes. Few times. They came here twice in... Twice or three times. Wow. Yes. 180. Kabe, social dito. At sarap pag-stay dito. So after an hour and a half drive from Lijan, nandito na tayo sa destination natin. Ang The Edge sa Uluwatu. May booking tayo ng 2 p.m. dito. O, upo daw muna tayo. Hala. Okay, so isi-share ni Mars kung magkano yung binayala natin dito sa The Edge. Nabook pala namin ito sa Klook. And ang binayala natin per person ay? 1,735.3. 1,700 pesos each. Okay, tapos less na yung discount code. Tapos may consumable siya na 1,000 pesos. 1,400. So parang 300 lang yung entrance. Galing, no? Yung 1,700 ang binayad, 1,400 consumable. Okay na din. Book kayo sa Klook and use my code GM Bankisho to get discount. So, pwede tayo ng shuttle. Bababa. Isang dito. Ayan o. Oh. Uy, ang ganda ng mga bonggambilya o. Oh. Hala, ang ganda! Ayun pala yung The Edge, yun yung pool na ano. The Edge na siya. Oo, okay. Uy, I'm so excited to swim. Tara na. Grabe, ang ganda naman dito. Dulo nga talaga siya ng bundok, fam. Bye.
Ma'am, we've reached the edge of Bali. And Indian Ocean na pala to. Tapos pag dinerecho mo dyan, Australia na. Kaso nakakalusaw yung init dito. Grabe. Napaka, as in, napaka-init. Excited na ako mag-swimming. Grabe, fam. Nakakalusaw ang init dito. Sobrang init. Tika na, ligo na tayo. Swimming na muna tayo, fam. Palit na ako ng pang-swimming. Although, baka ubalin ko na lang ito pag nag-swimming tayo. Ang init talaga, fam. Grabe. Nakakalusaw ang init. Kasi tanghaling tapat. Ano oras na ayos? 1? 2? Grabe. 2:07 PM. Katanghalian tapat dito sa Bali. Sobrang init. Pag-swimming muna kami, mamaya na tayo mag-picture-picture mga 4 or 5 para hindi na masyadong mainit. Oo. Grabe. Super init. Yun lang masasabi ko. Swimming muna tayo. Let's enjoy our stay here. Ayun na yung edge, fam. Nakapag-picture na ako. Si Mars lang nag-picture. Alam nyo, amazing kasi glass pala yung ilalim niya. So kapag sumisid ka, kita mo yung ilalim. Like, steep na bundok. Tapos kita mo yung ocean. Yan si Cass Vanessa. Hi! Wow, pa-sexy. Yung bilbel. Kamusta ang stay mo dito so far? Lakas baka coating. Wow, oo. Oo, panalo. Winner, no? So, mag-retouch. Andyan ka lang. Ayan lang yung ano namin. Ang ganda ng pwesto. Oo, no? Nakapag-retouch na nga pala kami. Nag-aabang ako, te. Nag-selfie na yung dalawa. Ando na yung dalawa. Nag-selfie na, o. Oh. By the way, itong pool na to, ang lalim. Oo, kapit-kapit kaya, kami sa Gedli. Kapit-kapit kami sa Gedli. Kasi pag bumitaw kami. Walang sasalusabi. Kahit na makakita kami na gusto namin sumalo. Oo. Hindi pwede may pagmamayari. Oo. Meron kanina si Tatang, ayaw mo naman, dumaan na eh. Say, bibigyan niya akong 1 million, tapos dito ko gagastos, say. Ayaw niya kay Tatang. 1 million rupiah daw ibibigay.